Okay, praise God. Masaya ba kayo sa Panginoon? Salamat sa Diyos. Alam niyo po pa, every time na tatayo ako rito, ay lagi ko tinitingnan yung taas nitong pulpito. Kasi baka hindi ako makita. Buti na lang, hanggang doon na lang ang taas niya. Ayan po. Alam niyo, ang hirap pala ng taong maliit eh. Para kung wala nang idaragdag pang taas. Ayan. 4'11", ayan ang taas ko. Kaya salamat sa Panginoon. At least po, sa biyaya ng Diyos, natatanong niyo pa kahit na ulo na lang ang natitira. Ayan. Pagpapala ng Diyos yan. Amen? Okay, kaya ho, ang ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol kay Isaias po. Sa Isaias 48, verse 21 po. Okay, kung naandyan po kayo ay tingnan nyo lang po sa ating screen. O kung may Bible kayo, basahin po natin sa inyong, buksan nyo po inyong mga Bible upang makita nyo po itong ano. Okay. Nandiyan na po ba kayo? Isaias 48:21. Kung yun po makita, hinihiling ko po na tumayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos po. Okay, sabay-sabay natin pong pagtulungan itong basahin itong salita ng Panginoon mula sa Isaias 48:20. Yan po. Okay, ready? Ready na po ba kayo? Okay, 1, 2, 3. Nampatnubayan ni Yahweh ang bayang Israel sa pagtawid sa malawak at mainit na disyerto. Hindi ito nauuhaw bahagyaman, sapagkat binutas niya ang isang malaking bato at ang tubig ay bumukal. Purihin ang Panginoon. Makakapuno po kayong lahat po. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Last April 14 po, ay wala po si Brother Boy dito, April 14, 2024, nando po kami sa San Juan, Batangas. Alam niyo, San Juan, Batangas, yan eh, parte ng dagat ng San Juan, Batangas, Laia, kung tawagin po yan. Pero sa biyaya po ng Diyos, habang nasa third floor kami, dahil yung inarkilang house doon ay third floor, na-occupy po namin yung buong house po noon, kasama ng pamilya ko, of course, pamilya ng sambahayan ng kapatid na Konching. At doon po sa oras na yon, around 9 o'clock, ay nagkaroon din po ng gawain ng Panginoon doon. Pangangaral na salita, kaunting testimony at awitan para sa Panginoon. At that time po, may isang, bago pa yon, may isang tawag na sa akin, meron daw kaming reunion. Pero I praying to God na sana loobin mo, Panginoon, hindi lang basta reunion. Magkaroon doon ng isang gawain ng pagpupuri at pagsamba sa iyong pangalan. Wow, praise the Lord. Alam niyo po ba, before na dumating doon sa takdang panahon, 2 days before, sabi ng aking bilas, Roger, kayo po yung speaker, yan. Wow, na-amaze po kay God. Sabi ko, yes, thank you Lord. Abuti talaga ng Panginoon. Nandun ka na, sa puso mo na, pinagpe-pray mo na, eto, may ginagawa na pala ang Panginoon. Yan. Kaya, halos para natutuldukan yung plano ng Panginoon. Kasi I was planning, dahil sabi ni Brother, plano ko po yung sarili ko. Pero iba ang plano ng Diyos eh, kung gumawa eh. Magugulat ka, ma-amiss ka talaga. Sinabi ni Brother Jun, yung portion sa kanyang building doon ay tatayuan ng, ano, ng Jewish Fellowship and Ministry. Payag ba kayo doon? Yeah, kung hindi kayo pumayag, payag ang Panginoon. Nauna na ang Panginoon doon eh. Kasi kasama sa plano ni Brother Jun yan. Amen? Brother Jun, okay ka ba dyan? Praise God. Ayun po. Ngayon sabi nila, bakit hindi si Brother Boy ang italaga ron? Sabi ko, nandiyan na si Brother Juni. Alam niyo, sabi ng puso ko, nagre-reklamo ka na naman. Alam niyo, misa may ganun akong hindi sinasadyang pagkakataon. Kasi nado na si Brother Juni. Tapos nga, nasabi sa akin ng puso ko, bakit ka nagre-reklamo? O nga, Lord, forgive me. O nga pala, may covenant pala ako sa iyo. Whatever, na, ano man mangyari, susunod ako sa iyo. Okay, sama niyo po sa prayer yan na magkaroon ng
gawain doon sa lipa ng pananambahan sa Panginoon. Meron na pong lugar. Amen? Nandiyan po ba kayo? Dahil may lugar na, kailangan lang yung lugar na yon lagyan ng mga taong mananambahan sa Panginoon. At overlooking po yung lugar. Kaya ho, kahit hindi kailangan ng aircon doon, malamig po yung lugar. Yan. Dahil sa lipa. Ang lipa po ay 1,000 above sea level. Kaya ho, mararamdaman nyo doon yung simoy na malamig na hangin na nanggagaling sa Tagaytay maging sa surrounding po at sa mga puno. Ayan po. Noong April 21 naman po, sinabihan naman ako ni Pastor Felix, punta kayo sa bata, sa Sariaya. Ako po ay hindi handa pero kailangan maging handa ka. Ayan po. Kaya kung yung Sunday ko, naalala kasi, pagdating ko rito ng Sunday, may naku-question sa akin eh. Eh, nakakatuwa sa Panginoon. Kumbaga, chine-check ako eh. Okay lang sa akin yon. At natutuwa ko kasi, ang nakikita ko, merong pagmamalasakit. O kapatid, wala kayo. Nasaan ka na? Saan ka na punta? Sabi ko, wow, nakakataba ng puso. Ganun ba? Alam niyo po, nagliliwaliwa ko sa kabila na may pangyari sa buhay ko, hindi ko iniisip yung sarili ko. Kundi iniisip ko, nagliliwaliwa ko para makapaglingkod sa Panginoon. Sa amanda ko, dalhin ng Panginoon ang aking mga paang maliliit. Yan po. Kaya salamat sa Panginoon sa biyaya niya. May lakas, Philippos 4:13, I can do all things to the one who strengthened me. Ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Kaya salamat sa Panginoon po. And pagkagaling ko po sa Sariaya, excuse me po, pagkagaling ko po sa Sariaya, nagmamadali ako, kailangan malaman ko yung check-up ng aking katawan lupang ito. At salamat sa Panginoon. Napakaganda at napaka-clear ng aking katawan lupa po. In spite na nag-aalala ko, baka may urinary tract infection ako, dahil sa aking pagiyan, medyo nahirapan ako. Hindi pala. Ang totoo, nagkukulang pala ako sa water. Yan, malaman ko yung check-up, sabi ko sa doktor, bakit ito nakalagay rito, few, do sa urine ko? Hindi yung normal yan. Kita nyo sa side, normal? Ay, sorry po, doktor. Well, salamat sa Panginoon. Doon ko nalaman talaga po, mga kapatid, purihin ng Diyos po. Yung check-up ko, bagamat hindi general check-up yan, sa dugo lang, saka urine, ay nakita ko kumpleto po. Ayan po. Kaya, salamat sa Panginoon. Malaking bagay po yon. Alam niyo po ba kung minsan nakaka-tension sa buhay natin, yung sa physical na katawan natin, pagka meron kang konting nararamdaman sa katawan mo. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil libre yung check-up, yan po, hallelujah, libre yung check-up. Kaya sorry, Sterling, hindi nakarating doon sa usapan natin. Kaya dahil mahalaga sa akin yun. At dahil yung usapan natin, hindi lang ngayon yan, may kasunod pa yan. Yun aking alam. Kaya I hope naunawaan ako ni Sir Leti doon. Kaya, at alam niyo po ba, hindi lang libre yung check-up. Pag alis po namin doon, meron pang pabaon na bigas po. Ayan, mga 5 kilos of bigas po. Nakasako eh. Hindi ko alam kung 5 kilos na lang o 10 kilos po. You know, kaya salamat sa Panginoon. Libre na check-up, libre pa pagkain, may pabaong pambigas. Yan po. Hindi ko in-expect yun. Ang aking alam, ganun magpala ang Diyos po. Ayan po. Kaya salamat sa Panginoon. And after 3 days, alam nyo, nagkasakit naman ako. 3 araw ko sa bahay na para bang nagmumukmok dahil sa sobrang init. Yan. Katulad ngayon, sobrang init na naranasan natin. Ay, naapektuhan yung aking katawan. Sobrang kasing, yung tawag dyan, sobrang pawis po. At inuubo ako, nagkasakit po ako ng 3 days. Sabi ko kay Lord, darating araw na Sunday, Lord, Sabado pa lang o Biyernes pa lang, alisin mo na itong mga sakit na ito in Jesus' name, yun po. Sa biyaya po ng Panginoon, pagdating po ng Friday night, wala na po yon, sakit na po yon. Amen? Ganun po ang kabuti ng Diyos. Okay. Last night, aminin ko sa inyo, kasi po, hindi ako nakakadalo ng buhay ugnayan.
Sabi ko kay Lord, Lord, forgive me kasi nga po may problema ako. Tapos si hindi ko pwedeng pagsabi-sabi. Alam niyo, nakalimutan ko mag-pray that night before I sleep. Alam niyo po ba, ganun kabuti ang Panginoon. Yung oras na alam mo na ikaw ay ginigising ng Espiritu ng Diyos, gigisingin ka at gigisingin eh. Why? Sa akin oh, ganun ang kalagayan eh. At alam ko po yon, personally alam ko po yon. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Kasi ganun po ang Diyos. Ang Diyos pala hindi natutulog, amen? Tulog tayo, pero siya hindi natutulog. Laging gising. Gigising, ginising ako that nung gabing yon, around 2 o'clock nung gabi, oh, hanggang mag-uumaga. Hindi na ako natulog kasi po ano eh, just imagine, gigisingin ka, nagsasalita ka, nangangaral ka, umaawit ka ng papuri, ng singing in tongues, speaking in tongues, ganun po. Wow, kabuti ng Panginoon. At yun ang isang malaking bagay na pinagpapasalamat ko lagi sa Panginoon. At puri ng Panginoon, at sa mga oras nito, mga minamahal, yun po yung mga ilang pangyayari na nangyari sa buhay ko nung panahon na yan. At na muli, ating pag-aaralan ngayon sa biyaya ng Diyos na salita ng Panginoon. Isaiah 48:21, sabi po rito, nampatnubayan ni Yahweh ang bayang Israel sa pagtawid sa malawak at mainit na disyerto, hindi ito nauuhaw. Okay. Ito pong version na ito sa mabuting balita po. Yan po. Okay. Pag-aralan natin ngayon, ang tema natin pag-aralan ay disyerto. Yan. Disyerto. Okay, bigyan natin halimbawa itong lugar na ito. Kung kayo'y makakaakit sa lugar na ito, wala, sarado po yan, mga bintana niyan. Sarado lahat, pati aircon o iwata dyan. Alam nyo, napakainit ho rito. Kasi minsan umakit kami sa Leti rito, may meeting kami. Napakainit po. You know, ganun ang kalagayan ng disyerto. Eh dito lang po sa ating panahon ngayon eh, kahit bukas pong ilaw o yung mga electric fan, yung bintana ay mainit pa rin. Ayan po. Ganyan po ang disyerto. Bibigyan natin po ng malawak na pagkaunawa itong disyerto. Ang disyerto po ay malikabok, mapanganib, at walang tubig sa disyerto. Mahirap mabuhay doon. Ilang tao lang ang nagpapasyang tumira sa lugar na iyon. Pero kung minsan hindi natin maiwasan, mamuhay na parabang nasa disyerto. Tayo at alam ng mga Israelita kung paano mamuhay sa disyerto. Halos ang disyerto, ang lahat ng lugar sa gitna ng silangan, kabilang doon ang Israel. Pero may mga lugar naman doon na hindi disyerto. Ang halimbawa po niyan ay tulad ng lambak ng Jordan at mga lupain ng lawa ng Galilea. Pinili ng Diyos na manira ng mga Israelita sa lugar na napapalibutan ng disyerto para maipakita ng Diyos sa kanila ang kanyang kabutihan habang patuloy silang nagtitiwala na iingatan sila ng Diyos habang sila'y nasa disyerto. Bakit? Dahil ibibigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan kung sumunod lamang sila sa utos ng Diyos. Why? Kasi ang mga Israelita po, ang mga Israelita, mareklamo yan eh. Kung mababasa po natin sa Romans 10:1, ang mga Israelita ron, ang kalagayan, masigasig sila sa Diyos. Oo. Kumbaga, masipag sila sa kabanala sa Diyos. Pero despite na gano'n na kalagayan itong mga Israelite, sinasabi doon sa Romans 10, 1-4 na yon, itong mga Kristiyanong Israelita to, ay gano'n, may ugali pa rin. Kumbaga, sila yung self and righteousness, mayroon pa rin pa sariling katwiran. Ganyan po ba kayo? Ganyan po. Ito, misan ang katangian ng mga Israelitang to. Sabi po rito sa Isaiah 48, 17-18, ganito ang sabi ng banal ng Israel. Banal ng Israel. Ibig sabihin, yung banal ng Diyos ng Israel.
ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako si Yahweh ng iyong Diyos, tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Ang Diyos po, sa pagsama niya sa bansang Israel, kahit sila, saan sila pumunta, nandun na patnubay ng Panginoon. Sa gabi, ay meron silang fire. Kumbaga, parang bonfire yan, na nililiwanagan sila roon. Sa araw naman, pag sa araw, ay merong pong ulap na nakalambong, nakatakip sa kanila para hindi sila mainitan. At sa pagising naman nila sa umaga, naandun na yung mana, yung pagkain na kanilang kakainin. Pero mariklamo pa rin ang Israel. Wala rin tubig, pero ang Diyos po, nag-provide pa rin ng tubig. Mula sa bato, bumukal ang tubig. Ganun ang Diyos. Ang Diyos na naniniwala itong mga Israel nito, pero sa kanila, kung pag-aaral natin sa kabuuan, kulang at hindi kumpleto ang kanilang paniniwala. May pananampalataya, pero minsan nag-aalinlangan, may doubt po sila. Nakuha niyo po yun. Minsan negative ang isip, minsan positive ang isip. Kaya kulang. Hindi nakukumpleto. Ang nakakalungkot, lagi may sariling katwiran. Yan ang Israel po. Maraming mga tao po, ganun po. Lagi may pansariling katwiran. And verse 18, sabi po rito, sundan niyo po sa Isaiah 48:18, verse 18, kung sinunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana idadalo sa iyo, parang ilog na di matutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ayun po. Para sa mga Israelita, ang dakilang pangako ng Diyos ay ang lupang pangako. Kung saan sila'y mabubuhay na may kalayaan, dignidad, pag-asa, magandang bukas, kasaganaan, at kapayapaan. Yung po ang lupang pangako, ang katuparan ng kanilang mga pangarap. At purihin ang Panginoon. Sa kasuklukuyan, halos lahat sa atin ay hindi naman nakatira sa desierto, pero madalas na ang pamumuhay natin ay para bang nasa desierto. Amen? Yes, totoo po yun. Sayot sa gusto natin. Kung minsan ay para bang napapaligiran ka ng kainitan, ayan. Okay, sundan po natin to. Una, kung minsan ang dahil sa ating pagsunod sa Diyos ay nahihirapan tayo. Amen? Aminin sa ayaw natin, hindi. Totoo po yan. Huwag na po tayong maglokohan dyan. Why? Minsan ano po eh, nangyayari sa buhay ko to. Kung di Sunday ngayon, sarap sana matulog. Di po ba? Kung di Sunday ngayon, sana na wala kami sa church o kaya naandun kami sa lugar na masayang lugar. Nagsasaya, of course, kasama ang pamilya. Minsan, sa pagsunod natin sa Diyos, sarili natin o Diyos. Kaya minsan tayong tao, nahihirapan. Opo. Nahihirapan tayo sa ating kalagayan. Pipiliin natin, hindi natin malaman kung sino susundin natin, sarili natin o ang Diyos po. Kaya itong kalagayan natin, kung minsan nandahin sa ating pagsunod sa Diyos, hallelujah, ay nahihirapan tayo. Iyan po isa sa mga dahilan. Una, pagod din tayo. Napapagod eh. Minsan may narinig ako, ano ba yung gawain sa hapon? Nakakapagod. Dapat nakapagpahinga na ako, dapat nasa bahay na ako, pa-enjoy-enjoy na lang ako, panonood na lang ng TV, yan. Nakakapagod. Bakit yung gawain sa hapon? Nakakapagod. Para bang ikaw ay nasa desierto? Problema. Second problema, yan po.
Dahil sa pagsunod sa Diyos ay nahirapan tayo. Problema, natural yan. Sa tao yung problema. Pero hindi sa gabal ang magiging problema mo kapag ka ikaw ay sumusunod sa Diyos. Alisin mo ang problema mo. May nakausap po isang araw. Alam niyo ba, isa sa mga nagiging cause ng problem ng mga tao, kaya marami sakit. Yung problemang yan. Sabi nung kausap ko, doon nga pala, sa patay ng aking kapatid, excuse me po. Ayun po, I forgot sabihin sa inyo, after na magkasakit ako, ito naman yung kapatid ko, namatay, yan po. Sabi nung kausap ko doon sa patay, at doon sa patay ro, nagkaroon din kami ng exhortation of Word of God. At binigyan po namin na matinding topic po ron, yung patungkol sa pag-ibig. Ayan po. At purihin ang Panginoon, ang mga tao ay pamilya, kaibigan, ay sa biyaya ng Panginoon, natuwa po sila. And they were invited him to matin sa church po. Kaya iba, inalam po. Okay. Habang nado kami sa patay, sabi niya, alam mo, Tito, ang laki talaga ng problema ko. Talagang malaki, ha? Oo. Kasi may asawa ko, may anak sa ibang lalaki, kinakasama ko. Kaya lang, ako bumubuhay sa kanya. Laki talaga ng problema mo. Dapat nag-isip-isip ka muna dyan. At alam mo ba, sabi ko sa kanya, alam mo, ang problema, narian lang. Pero dapat, yung problema, kumbaga, iniiwasan mo. Sabi ko, hindi mo naiwasan yan eh. Bakit? Hindi ka naging matalino sa pinasok mong relationship. Dapat inaalam mo bawat detalye ng buhay ng iyong mga kasama. Hindi basta ginusto mo agad. Hindi. Kaya talaga malaki problema mo. Sa Bible, sabi ko sa kanya, sa 1 Corinthians 10:30, hindi dumating sa inyo mga pagsubok o problema. Gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Ayun po. Ayan, talagang yung problema mo, hindi mo na mailagan yan. Tito, gusto ko nang layasan yung asawa ko. Kasi pati yung bayo ko, pinapakain ko pa. Na may asawa, pinapakain ko pa. Ikaw pa rin na magdedesisyon dyan, sabi ko sa kanya. Pero alam mo, tapat ang Diyos na hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Iyan po ang kalagayan natin mga tao. Kung minsan nahihirapan tayo sa pagsunod natin sa Diyos, it's because of problem. Amen? Opo. Why? Bakit problema? Normal kang tao. Natural sa tao na may problema. Buti pa yung mga abnormal na tao, walang problema yon. Yung mga abnormal na tao, kundi ang ginagawa lang nila, ngumiti. Yan. Pag may tugtog, tsak, 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 tsak. Ganun. Yun yung mga abnormal na tao eh. Pero ikaw ay hindi normal kang tao. Natural sa iyo ang mga problema yan. Tandaan po natin mga kapatid, dahil dumaraan tayo sa pagsunod natin sa Diyos, dumaraan tayo sa disyerto. Pero huwag natin kalilimutan, ang Diyos po ay handang tumulong sa atin. Amen? Ganun po ang posisyon niya eh. Alam na ng Diyos yan. Bago pa dumating ang problema, sabi nga sa kapatid ko kayo na, bago pa dumating sa tao ang problema, alam na ng Diyos yan. Kung ano pangangailangan ng tao, hiningi mo sa Diyos na may pananampalataya, alam na rin ng Diyos yan. Hindi ka mangangailangan. Ang problema lang, ang pagsunod mo sa Diyos, nahirapan ka. Kasi nagdo-double mind ka. Iyon po. Okay. Kaya, yung isa po yun sa mga kadahilanan na kung bakit sa pagsunod natin sa Diyos ay nahirapan tayo. Ikalawa po, kung minsan naman ay dahil ito sa kagagawan natin. Yes. Opo, sa kagagawan natin yun. Minsan sa pagkakamali. Halimbawa niya, sa pagkakamali. Dahil tayo perfectong tayo, hindi pa tayo perfectong tao, nagkakamali rin tayo. Forgive me. Ganun po tayo eh. Nagkakamali magpaalam. Minsan ay bigla kang aalis, nakalimutan mo magpaalam. Pagkakamali. Kung minsan naman ay hindi lang pagkakamali, kung minsan po ay yung mga desisyon natin sa buhay, yan po. May desisyon tayo sa buhay, katulad ng
desisyon natin, o alis na ako ng maga. Yung pala eh, may nalimutan kang gawin. May naiwanan kang gawin sa pagmamadali. Kasi nag-desisyon ko na agad eh. And only you can do is, ang mga desisyon mo ganun ay, kailangan lagi mong babalik-balikan yun. Para yung mga desisyon mo ay hindi ka magkakamali. Yun po ang mga isa sa mga dahilan din na kung minsan ay nahihirapan tayo dahil sa kagagawan natin. Ayan po. Tandaan po natin na diyan lagi ang Diyos po na handa nating tumulong sa atin na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kaya sa mga desisyon natin, every time na magdi-desisyon tayo, tiyakin po natin po yan na malinaw sa Panginoon. Huwag sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin, makakamali po ang tao. Pero pagka hiningi mo sa Panginoon yung mga desisyon mo yan, nakakatiyak ka, sigurado, at malino na malino pa. Parang tubig na bumubukal yan sa buhay mo. Masasabi mo na lang, thank you Lord, thank you Lord. Opo. Okay. And third po na kadahilanan, kapag iniwan tayo ng ating mahal sa buhay, yan po. Ito ay isa sa pinakamatinding problema ng bawat human, bawat tao po. Lalo na kung may kapamilya ka, may asawa ka, kapag ka iniwan ka, iyan ako, parang ang buhay mo ay parang bang nasa disyerto. Iyan po. Iyan ang isa sa mga dahilan po iyan. Halimbawa, ikaw ay namatayan. Iyan. Dadagdag ako po ng konting kwento. Ito po, para malinaw po. January 28, 2024. Nagwo-worship po tayo dyan. Sorry po. Habang ang ating kapatid na Konching ay nasa ospital, habang nagwo-worship tayo lahat dyan, yung inihiga ni Sir Konching sa kwarto, nilambungan ng napakaliwanag po. At may lambong siyang ulap. Sabi ko, hinihiga ni Sister Konching yun ah. Ano dahilan, Lord? Bakit? January 28, 2024. So, pagkatapos po ng service, hindi man ako nakapagpaalam, pero nung umaga pa lang, may sinabihan ako, kayo na isasalo sa worship. Alis na ako. Ayun po, pagdating ko po rin sa hospital, kinuwento ko kay Sister Konching. You know why, mga kapatid sa Panginoon? Hindi ko alam, at talagang hindi ko alam, at wala akong kaalam-alam, nung araw na yon, yung oras ding yon, kinuha na pala siya ng Panginoon. Opo. Just imagine this, January 28, 2024, pero dahil sa kagustuhan ko na siya ay mabuhay pa, I was decided na kailangan lagyan siya ng tubo. Ganun ko, binigyan ng pagpapalagang ating kapatid na Konching. Pero hindi ko alam, oras na pala niya para sa Panginoon. Kumbaga, pinakailaman ko pa yung nais ng Panginoon. Ang totoo, inamin ko sa inyo, nagsuffer ako ng gusto ron. Hindi ganun kadali po yon. Yung pagsasuffer noon from January 28 hanggang February 17. Nagsuffer po ako noon. Yung February 17 na yon, end na ng buhay ng aking asawa. And I praise God and I thank God before namatay siya nung araw na yon, oras ding yon. Kausap kami. Sabi ko, magsisi ka ng kasalanan mo sa Diyos. Magsisi na raw siya. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sabi kami humingi ng tawad sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sabi kami nagpuri sa Panginoon. And I praise and thanks God kasi habang nagpupuri ating kapatid na Konching, alam nyo, lumalabas sa labi niya, singing in tongues, speaking in tongues,
Wow. And other languages of tongues na lumalabas sa labi niya. Sabi ko, mapalad ang babaeng ito. Pinagpala ang babaeng ito. Yes, masakit na iiwan tayo ng ating mahal sa buhay. Pero sa biyaya ng Panginoon ay wala na tayong magagawa. Amen? Opo. Isa sa mga karanasan natin yan, mangyayari sa ating buhay, katulad ng ibang karanasan na ating kapatid na Dali. Yan po. Sinabihan nga sa Dali, buti nga ikaw nakausap pa asawa mo eh, Sir Conching eh. Asawa ko, hindi ko malang nayakap po nakausap. Excuse me, Sir Dali. Mahal kita sa Panginoon eh. At salamat ako sa Panginoon kasi po, Sir, hindi ko kasi ugali yun eh, yung bang pag may nag-comfort sa akin na alam nyo, napahilig ako sa ganitong Sir Dali. At damandam ako yung pagmamahal na katulad ng isang ina sa piling ni Sister Dali nang ako'y humilig sa kanya. At umaapaw ang aking kalagayan. Kumbaga, hindi ko na inisip yung asawa ko na namatay. Ay pinalik ng Panginoon iyong kasiyahan sa puso po. Sa puso ko. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kailangan harapin natin to. Na para bang ang buhay natin lagi ay nasa disyerto. Pag dumaraan tayo sa ganitong sitwasyon ng buhay, whether we like it or not, daraan tayo dyan. Si Jesus Christ, pinagdaanan yan eh. Katulad na maamong tupa na dinala sa katayan na walang kibo hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa malagutan ng hininga. Tayo pa kaya? Yes, tayo pa kaya? Yun ang question, tayo pa kaya? Lahat tayo daraan po dyan. Kaya, kapag iniwan tayo ng ating mahal sa buhay, ang kalagayan natin, para tayo nasa disyerto. Brother Boy, nakarecover ka na? Tingin nyo lang yon. Hindi naman ako plastic, tingin nyo lang yon. Why? Kasi ayoko maging kahinaan sa inyong mga, sa mga kapatid sa Panginoon. Sabi nga ni Brother Orly, sapul ako nun eh. Eh, si Brother Boy, kita mo yun, masaya yan. Pero deep inside yan, iba yan. Iba na, iba karamdaman yan. Thank you, Brother Orly. Totoo po yun. Totoo po yun. Lalo na yung mahal mo sa buhay na minahal mo ng lubos. Yan, dadagdagan ko pa. Mas sweetness kasi ako sa asawa ko eh. Alis ako ng bahay, naling ko sa pisngi, may noo pa, may yakap pa. Yan o. Yan ang entrada, palabra de honor ko sa aking asawa. At pagdating ko, yayakapin ko pa, Sister Cos, nandito na ako. Kamusta? Para bang nawala. Nandulo sa bahay. Ganun ako kaklose sa aking asawa. Well, hindi naman ako siyowe. Eh. Kaya pagka tayo nawalan na mahal sa buhay, para ba ang buhay natin nasa disyerto. Pero hanggat maari, mga kapatid sa Panginoon, huwag nating gawing ganun na ang buhay natin para nasa disyerto. Huwag ho. Lilipas din yan. Mawawala rin lahat yan. Pero ang mahalaga, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam mo na ang tulong ng Diyos ay laging narean. Ikaw ay kanyang palalakasin, patatatagin. Hindi ka nag-iisa. Kaya alam, minsan masasabi natin ganun eh. Pero alam nyo, kung minsan, siguro talaga mahal ako ng Sister Conching. Kanina, kinukwento ko doon sa isang kapatid. Alam mo, nagising ako ng ganung oras, sabi ni... Sino ba sekretary natin? Sabi ni Sister Bia, Sister Cons, nandiyan si Bra, si Pastor Boy, bakit? May kapatid tayo doon, eh, na-aksidente. Ipag-pray daw, ipag-pray. Wow, ako, sabi ni Sister Cons sa kanya, sandali, natutulog, gigisingin ko. Alam niyo, mahal na mahal talaga ako ng asawa ko. Opo. Eh, salamat sa Panginoon. Kaya alam niyo, hindi na ako natulog kagabi hanggang mag-uumaga. Dahil brownout na niyo isang gabi. Kagabi, madaling araw, napuyat pa rin. Dahil nga, hindi ako matulog doon sa pangyayaring gano'n na, nandiyan pa si Pastor Boy pag-presi gano'n to? Eh, sinong
matutulog nun. Kala mo, totoo na yung pangyayari. Panaginip lang pala. Pero salamat sa Panginoon. Ito naman ang Banal na Espiritu. Pray, 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 pray. Ayan o, hanggang mag-uumaga na. Kaya purihin ang Panginoon. Okay? Kaya, and the last po, kapag nagkakasakit, maaring ang pakiramdam natin ay para tayong nasa desierto at nahihirapan. Ayan po. Excuse me, nakita ko po ito kay Sir GP. Oh, yung may sakit po siya. Sabi ni Sir Dali, bakit ka narito? Kasi sabi ni Sir Conching, ipag-pray daw si Sir GP. Alam nyo, nakita ko si Sir GP dahil halos 1 taon siyang may sakit. Ang nakita ko talagang babae na payat na payat. Oh. Kumbaga, pagka pala isang tao may sakit, para bang miserable ka sa buhay mo? Para bang yung tipo bang ano, yamot na yamot ka, inis na inis ka, hindi ka makakilos ng gusto mong kilos? Ayan po. At sabi ko kay Sir Chief, sige, pagpe-pray kita sa Panginoon, mananalangin tayo sa Panginoon, at habang nagpupuri muna kami sa Panginoon, magpupuri tayo sa Panginoon, sabi ko sa kanya, nais mo bang gumaling? Okay. Opo. Kung gumaling ka na, paglilingkuran mo ba ang Panginoon? Opo. Pinagaling ka na. Alam nyo, habang nagpupuri kami ni Sir Daliron, na Sir JP, yung buong lugar, alam nyo po, nakakatuwa talaga si Lord eh. Nagkaroon siya ng nilambungan ng ulap, tapos doon sa sulok, meron nag-reflect na liwanag na ganun sa kay Sir JP. Wow. Kaya praise God, kaya salamat sa Panginoon. Ginawa naman ni Sir Chief yan, kita nyo? Buhay na po, totoo. Naglilingkod sa Panginoon, ayan po. Kung baga, pagka ikaw may sakit, lungkot na lungkot ang dinaranas mo, walang kakampi, nag-iisa ka, wala kang malalapitan kundi ang Diyos. At the end, sa Diyos pa rin tayo hihingi ng tulong. Saan ka man naroon? Ano man yung ginagawa? Tandaan mo, sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Lagi itong deliver sa atin ng Panginoon. Pagpakatatag kayo, hindi kayo iiwan o pababayaan. Sapat na yun. Yung salita ng Panginoon, pagka inintindi natin ng lubos yan, tandaan po natin, ang pagsunod natin sa Panginoon ay laging nasa ayoso. Nasa kaayusan. Isa pa, ayan po. Kaya puri ng Panginoon at napakabuti ng Panginoon, ayan po. Kung minsan po pinararanas sa atin ng Panginoon ng mga bagay na ito sa buhay natin na para pa tayong nasa disyerto, na dapat minamahal sa bawat paghihirap na ating nararanasan, laging nariyan ng Diyos para tulungan tayo. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan po, puri ng Panginoon. Okay, salamat sa Diyos po. Kaya hoping na kayo po ay napagpala na yung salitang ito. Okay, salamat sa Diyos po. Puri ng Panginoon.